sa mga nabitin po sa kwento ni Winona. Heto na po ang pangatlong kabanata ng istorya niya. Sa pagpapatuloy. Nagising ako kinagabihan na masakit ang pangangatawan. Napangiti naman ako nang makita ang nobyo na may dalang kape na lumapit sa akin. Gising na! Happy anniversary, mahal! Nahangiting wika nito bago humalik sa akin. Happy anniversary! Ang nasabi ko. Bigla kong naalala ang nakita kanina bago ako makatulog. Panaginip lang ba yon o namalikmata lang ako? Pero nakita ko talaga eh. Bago ako makatulog kasi ay may isang bulto ng babae akong nakita na palabas ng silid namin. Nais ko sanang bumangon, ngunit antok na antok ako dahil sa pagod. Mahal, tawag ko dito. Kanina, may nakita ka bang babae na lumabas sa kwarto natin bago makatulog? Ang tanong ko. Wala naman, mahal. Bakit? Baka namalikmata ka lang. Sabi nito bago humigop sa kape niya. Napabuntong hininga ako at hindi na lang nagsalita. Lumipas ang isang linggo at pinalampas ko na lamang ang napansin nung anniversary namin. Dahil walang pasok kinabukasan nung anniversary namin, ay nagdesisyon kami nung araw na yon na lumabas at binigay ko naman sa kanya ang simpleng regalo ko sa kanya. At ito na nga. I was off to work when I decided to stop by 7-Eleven. Gabi na nung mga oras na yon at naisipan ko lang naman bumili ng hot dogs at ng maiinom pa uwi. Gutom kasi ako noon at hindi rin naman ako nagtanghalian sa office dahil may tinatapos akong trabaho na ultimo break time ko na ay nagtatrabaho pa rin ako para makauwi sa tamang oras. Naisipan ko na kainin muna ang isang hotdog na binili ko bago umuwi. Tuloy ay bumili na rin ako ng para kay JC at dadaan ako sa bahay ng mama ko para magbigay rin dito. Dahil sa pagmumuni-muni ay kumunot ang noo ko nang may mahagip ang mata ko. Nang makita ko ang pamilyar na likod ng boyfriend ko ay dali-dali kong inubos ang kinakain at sinubukan sundan ito. Saan naman kaya pupunta to? Sa sobrang kuryoso ko ay nagpatuloy ako sa pagsunod. Akmang tatawagin ko ito nang makita ko itong lumiko, kaya dali-dali akong naglakad. Ngunit hindi ko inaasahan ang sumunod na nangyari. Tila parang biniyak ang puso ko nang makita ko itong may niyakap na babae. At ang hindi ko kinaya nang halikan pa niya ito. Masyado silang malayo, kaya't di ko masyadong naaninag ang babaeng kasama niya. Bukod doon ay nakaharang ang katawan ni Gacy sa babae. Napakagatlabi ako. Pinipigilan ang pagluha ko. Ngunit sa sobrang sakit ng nararamdaman ko ay patuloy itong umagos sa pisngi ko. Kinalma ko ang sarili ko at pinunasan ang luha. Kailangan kong malaman kung sino ang kasama ng boyfriend ko. Ako ay huminga ng malalim at nagtago nang maglakad sila pabalik sa direksyon kung nasaan ako. Sinubukan kong silipin ang kasama nito, ngunit likod na lang ang nakita ko. Nag-text naman ako kay JC at sinabing mag-o-overtime ako sa work. Nakita kong sinilip nito ang kanyang cellphone, dahilan kung bakit sila natigil.
Sinilip ko muli ang kasama niya, ngunit katawan lang nito ang aking nakikita. Maganda ang hubog ng katawan nito. Pero sa tingin ko ay mas matanda kay JC ang kasama niya, base sa pictures ng katawan ng babae. Gusto ko man silang sugurin ay pinigilan ko ang sarili. Napababa naman ang tingin ko sa cellphone ko nang mag-reply ang binata. Sige, ingat ka. Yun ang tanging reply niya. Sinundan ko sila. Ngunit sa aking pagsunod ay binigay ni JC ang suot nitong hoodie sa babaeng kasama. Pamilyar ang tinatahak namin ngayon. Nang sumakay sila ng tricycle ay sumakay rin ako at pinasundan ang unang tricycle. Hindi naman kumibos si Manong nang makita niya na nagpupuyos ako sa galit. Mas lalong nagtagis ang bagang ko nang mapansin na pauwi kami sa apartment. Pinahinto ko si Manong sa medyo malayo kung saan sila bumaba at sinundan ang mga ito. Dire-diretso sila at ako naman ay wala nang nararamdaman nung mga oras na yun. Bigla kong naalala nung anniversary namin. Napakagatlabi ako sa naisip. So, totoo ang nakita ko nung araw na yon, bago ako makatulog. Totoong may babae sa bedroom namin. Totoo ang naisip kong may babae siya. Paano niya nagawa yon? At sumunod ako. Inaasahan ko na ilalak nila ang pinto, ngunit hindi. Bago ako pumasok ay nakiramdam ako sa kanila bago sumilip sa bintana. Nakita kong pumasok sila sa silid namin. Para akong sasabog ng mga oras na yon, ngunit nilakasan ko ang loob ko. Pumasok ako ng dahan-dahan sa apartment at muli ay inilapat ko ang tenga ko sa pintuan ng bedroom namin. I was nervous and furious. But then, I heard them talking, and a few minutes later, I heard it again. Sinubukan kong ipihit ang bedroom door, at pagpihit ko ay bukas yon. Nahiawang ko yon at sumilip ay nagulat ako sa nakita. Tama na, JC! Maawa ka! Narinig kong sambit ng isang pamilyar na tinig. Shhh! Ano bang sabi mo? Alam mo bang ang tagal kong namisto? Yung huling beses na akala ko nakachempo tayo ay dumating ang anak mo. Pero okay lang, she's better than you. Yun nga lang maarte. Tumulong muli ang luha ko sa narinig. Alam kong di nila naramdaman na nabuksan ko na ang pinto dahil mahina lang ang ginawa ko at pareho silang busy sa isa't isa. At oo, it was my mom. And it breaks my heart to see them doing something. But I held myself because I heard something unexpected and I want to listen more. Tama na, JC! Iyak ng nanay ko. At hindi ko na napigilan pa. Bakit sumama siya sa binata? Bakit ngayon ay pinapatigil niya? Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Hanggang sa sobrang nanghina ang tuhod ko, ay tuluyan kong naibukas ang pinto sapagkat doon lamang ako nakakapi. Nang lumingon sila kung nasan ako ay parehong natigilan ang dalawa. Winona? Si JC. Napakasama mo, JC! Wala kang kwenta! Ano yung ginagawa nyo? Nangihina, ngunit pilit na sigaw kong sabi habang tumutulo ang luha.
hindi ko na napigilan pa ang pagbuhos nito. Ang sakit makita ng nakikita ko. Anak! Ang nanay ko, ngunit hindi ko siya nilingon. Hindi ko siya kayang tingnan. Sobrang sakit ng nararamdaman ko. Winona, I can explain. I slapped JC when he tried to reach me. Huwag mo kong hahawakan. Sigaw ko sa kanya. Dahan-dahan naman akong tumayo at umalalay pa ako sa pinto. Nangangatok pa rin ang binti ko. Tinalikuran ko sila at saka ako umalis. Ngunit saglit ay bumalik ako at kinuha ang mga gamit. Wala akong pakialam noong araw na yon. Umuwi ako sa probinsya at nag-ask ng leave sa boss ko. Noong mga oras na yon ay kailangan ko ng magpapalakas ng loob ko. Pag-uwi ko ay niyakap ko agad si Tita Dayan. Tita! Humahagulgol na yumakap ako sa kanya. Winona, anong nangyari anak? Ha? Okay ka lang ba? Pag-alo nito sa akin. Umiling ako sa kanya at kwento ang nangyari. Natigilan si Tita nang marinig ang sinabi ko. Winona, may sasabihin ako sa'yo. Ang sabi ni Tita Dayan. Ano po yun, Tita? Tanong ko habang pinupunasan ang luha. Do you wanna know why your mother left? She asked. Tumango naman ako. Opo, nakwento na niya sa akin. Ayaw niyo raw po sa kanya, kaya siya na ang umalis. Ang sabi ko. Ngunit malungkot na ngumiti sa akin si Tita. Ang asawa ko ngayon na si Tito Jeff mo, ikalawang asawa ko siya. Ang sabi nito na ikinagulat ko. Po? Tila ngayon ko lang nalaman na may unang asawa si Tita. Meron akong unang asawa. At siya ang totoong tatay ng mga pinsan mo. Pero naghiwalay kami. Biglang sumibangot ang mukha nito. Ano po ang nangyari sa unang asawa niyo? Bakit kayo naghiwalay? At bakit niyo po sinasabi to sa akin ngayon? Anong connect sa nanay ko? Sunod-sunod na tanong ko sapagkat naguguluhan ako sa sinabi niya. Tipid itong ngumiti sa akin at hinaplos ang pisngi ko. My ex-husband, he really likes your mother. To the point na nang malaman namin na may relasyon pala sila ng papa mo at naging anak ka nila. Nahuli namin silang may ginagawang milagro. At pagkasabing yun ni Tita ay tila bumagsak ang puso ko. Ang nanay ko at ang unang asawa ni Tita Dayan. Biglang bumalik sa akin ang kwento ni Mama. Ang kapatid ni Daddy ay ayaw sa kanya. Gayon na rin ang magulang. Ngunit hindi niya sinabi na may ganoon palang pangyayari. Sigurado akong alam ito ni Papa. Alam nga ba? Well, masasagot ko lang po yan sa susunod na yugto ng buhay ko. At kung nabitin ko po kayo, sana po ay abangan nyo pa rin ang kasunod dito sa susunod na araw. Ang inyong tagapagbahagi, Winona.